Uy, Fire Sign! Andiyan ka pala. Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung, ayan, hirap na ako magbalasa, kung anong message ng person mo. Ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person na mga fire signs? Ayan na. Loving you is not easy. Ayan na guys, ikaw na lang magpalit kung si person mo o ikaw kasi connected ka sa kanya. Ayan, love hurts. Tuloy-tuloy eh, sobra ka talagang nasaktan. Angels and guides, please guide us. Hala, pinakita agad. Connected pa rin. Sana ikaw ang pinili ko. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Yaan mo, may next life pa naman eh. Baka dun, sa susunod, pwede na kayo. Basta tao ka lang din na ililikha. Kasi sabi nila kapag masama ka, ipis ka eh sa next life. Ewan ko kung totoo yun. Ito yung next card. Iniisip kita palagi. Tugma talaga lahat ng cards mo. Ang galing lang. Isang card na lang guys. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ayan. Tapos ito pala yung sagot niya sa uli, no? I'm not ready. Hindi kaya isa sa inyo yung hindi pa talaga ready, tapos sakalang nahimasmasan. Pasensya na kayo guys sa Tagalog ka. Yung madali lang maintindihan yung ginagamit ko na Tagalog. Ang next naman ay alamin natin kung ano yung dapat mong i-focus. Ano ang magiging resulta? At kung may problema, paano mo ito mareresolbahan? Sa huli, may card na para sa warning. Angels and guides, please guide us. Ano ang dapat i-focus ng mga fire signs? Four of Wands, Six of Pentacles, at the Hierophant. Ang dapat i-focus ay patungkol sa love, happiness, relationship, o kaya family. Kasi sa mga cards mo, diyan ka makakahugot ng lakas sa mga person na totoong concern sa iyo. At saka ang ilan sa inyo, isa yan sa dahilan kaya nagpupursige ka na ma-achieve yung success. At syempre, ang higit sa lahat, yung dapat mong i-focus ay yung maging sentro ng buhay mo ay ang relihiyon mo. Para mag-guide ka at maging tama yung bawat desisyon na gagawin mo. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Sa mga single, lalo na papalapit na yung Valentine's. Siyempre, may mga event yan, may mga parties, dumalo ka. Kasi, pinapakita sa mga cards na merong potential person na yung magiging relasyon nyo ay magiging long-lasting. Pero siyempre guys, kailangan sa mga single, i-control mo din yung sarili mo sa pagiging mapagbigay. Dahil sa pagiging generous mo, nagte-take advantage tuloy yung ibang tao, sinasamantala. Ang ilang single naman, hindi ka pa ready para sa pagkakaroon ng romantic na relasyon. Ang akala tuloy ng iba, wala kang interes pagdating sa relationship. Ang totoo ay nagpapahinga ka lang. At saka, naghahanap ng timing kung sino yung magpapa-in-love or magpapatibok muli ng puso mo. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, ikaw at ang person mo,
yung family nyo ay masaya. At ang ilan naman sa inyo na nasa relationship ay kailangan ng balanse. Meron kasing person na mapag-control at hindi ito makakabuti sa inyong dalawa. Kaya kailangan nyo itong resolbahan. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, nasa isip na ng person mo yung sumunod sa tradisyon. Kasi ang ilan sa inyo matagal na kayong magkarelasyon eh. Kaya lang, mas inuuna nyo pareho yung responsibilidad. Ang ilan sa inyo sa career, maganda yung takbo ng career mo, merong success. At ang ilan sa inyo sa career, kailangan mong mabalanse or maunawaan kung ano yung totoong pangako at hindi. Sa trabaho, kahit na may person na nagte-take advantage ng kabutihan mo, kailangan mo pa rin maging organized at maging focus sa trabaho para maging maganda lalo yung performance mo. At saka, dapat maging open ka rin na mas mag-level up yung skills mo sa trabaho. The Hermit, Nine of Pentacles, at Queen of Swords. Ito yung resulta ng mga bagay na gagawin mo or decisions. Ang ilan sa inyo, anuman ang sitwasyon mo, marami kang matututunan na kaalaman, self-reflection, at saka enlightenment. At syempre, dahil na rin sa pagpupursige mo, aanihin mo yung mga bagay na gustong ma-accomplish sa buhay. At saka ang ilan sa inyo, matututo kang mag-control ng emosyon mo. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Single ka man or nasa relationship, ang ilan sa inyo, kung hindi ka nagkukulong, mas gusto mong mapag-isa. Or, kapag may time ka na mag-isa, ang ilan sa inyo nagle-let go ng mga negative emotions at saka iniisip mo rin yung personal strength mo. Kung paano mapapatibay o yung paghahanap ng solusyon sa problema ang kinakaharap mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay may kalayaan yung relationship nyo ng person mo. Kumbaga ini-enjoy nyo yung time nyo sa sarili. Ibig sabihin guys, ang ilan sa inyo, ang relasyon nyo ay hindi nakakasakal. Pero syempre guys, kahit na ganito yung relasyon nyo, kailangan may time pa rin na magkasama kayong dalawa sa parehong activities na gusto nyo. Sa ilang single naman, may nakakapansin na potential person sa katatagan mo at saka pagiging positibo. May posibilidad na yung love na hinahanap mo ay nasa malapit lang. Ang ilang single naman, hindi ka nagmamadali sa relasyon. Happy ka nga eh at confident sa sitwasyon mo ngayon. Ang ilan sa inyo, di ba nga sabi ko, yung bang hindi nakakasakal ang relasyon nyo kasi yung relationship nyo ng person mo ay mature. Alam nyo kung ano yung limitasyon at saka may clear communication sa inyong dalawa. At saka ang ilan sa inyo, understanding ka or maybe kayo ng person mo. Kaya yung relasyon nyo ay nagpo-prosper. Sa financial, may success at saka maganda rin yung career at business. Ang warning lang ay huwag kang magpasilaw sa mga sales or promo. Ito naman yung mga cards sa kung paano mo mareresolbahan yung problema mo. The Wheel, Ace of Wands, at Eight of Swords. Ipinapakita sa mga cards na may pagbabago mangyayari sa buhay mo, good at bad. Kasi guys, yung swerte, nasa sa iyo yan eh. Kung paano mo patatakbuhin ng maayos yung buhay mo. Lalo na kung gagamitin mo yung isip mo. Kasi sa mga cards na ito, ipinapakita na may bagong simula, oportunidad,
na darating sa buhay mo. Kaya mas makakabuti na mas mag-focus ka sa mga sitwasyon na makakapagbigay sa iyo ng positibo. Kasi depende sa iyo eh, ikaw yung magdadala ng swerte sa buhay mo. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Ang makakapag-resolve sa problema ang kinakaharap mo ay itong pagbabagong mangyayari sa buhay mo. At syempre, dalawang cards na yung nagsasabi na magkakaroon ka talaga ng bagong simula at ito yung magbibigay ng lakas loob sa iyo. Syempre guys, kapag meron kang sisimulan, yan yung bagong chapter ng buhay mo. Meron na namang panibagong challenge na mangyayari sa buhay mo. Pero hindi kailangan ng pagkalito or mawala sa tamang direksyon ng buhay mo. Ang kailangan ay yung maging determinado ka sa kung ano yung gusto mong makamit. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Sa mga single, ito yung mga cards na nagbibigay sa iyo ng sign na mamimit mo yung true love mo soon. Sa ilang single, huwag kang pangunahan ng hiya. Hindi mo talaga malalaman kung iniisip mo lang siya. Kailangan ng pagkilos. At saka huwag mong isipin na hindi ka magugustuhan kasi hindi naman lahat ng potential person na i-approach mo ay ganun ang iniisip. Sa mga nasa relationship, magkakaroon ng pagbabago. Ibig sabihin, may improve yung communication at saka yung mga problema ay mareresolbahan. At saka guys, di ba mahal mo yung person mo? Kailangan i-fit mo yung sarili mo sa kanya. May mga ganong kasing person eh. Na kung ano yung tugtog na sinasayaw niya, kailangan sasayawin mo rin kahit hindi mo kabisado. Mahirap pakisamahan yung gantong person, pero pag nakuha mo siya, yung tiwala niya, maibibigay niya sa iyo. Alamin muna natin itong Six of Swords na warning. Ito guys, maganda na tong card na ito kahit na sinasabing warning. Kasi ang ibig sabihin nito, magkakaroon ng transition. At saka positive yung mangyayaring pagbabago. Kasi patapos na eh, yung difficult chapter ng buhay mo. Sa mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo na positive, medyo may hirapan ka sa adjustment. Yan yung warning. Kaya kailangan pagandaan mo yung next chapter ng buhay mo. Kailangan tanggapin ang pagbabago at i-let go na yung mga bagay na hindi makakatulong sa next chapter ng buhay mo. Siyempre, ang buhay natin may ups and downs, pero ganun pa rin yung mangyayari. Papunta pa rin sa positive. Lalo na kung magiging handa ka sa next chapter ng buhay mo, kasi hindi na ito mapipigilan eh. Ito na talaga yung nakatadhana. Makakatulong sa iyo yung personal growth at saka yung mga bagong maikilala mo sa next chapter ng buhay mo. Wala naman kasi talagang madali, pero makakaya mo yan kasi marami nang dumaan eh sa buhay mo na nalagpasan mo. Sa mga single, mas bigyan mo muna ng time yung sarili mo bago magkaroon ng relasyon. Kasi yung pagiging confident, yan yung magdadala sa'yo para sa potential person. Sa mga nasa relationship, magkakaroon ng pagbabago sa relasyon nyo ng person mo. Mas lalo kayong magiging close. Sa mga fire signs, ang ilan sa inyo sa health ay good health. At kung buntis ka naman, magiging maayos yung panganganak mo. Healthy ka at healthy din yung baby mo. Sa ilang fire signs, kung meron ka nang nararamdaman, huwag mong dayain yung sarili mo. Magpatingin ka. At ang ilan naman na may sakit, mabilis yung magiging recovery mo. Ayan, basahin muna natin ang advice ng mystical cards sa iyo. Garnet, ignite your passion. You need a little spice in your life. Light a match to kindle your fiery
passionate nature. The heated energy that comes from raw passion will fuel your sense of excitement in everything you do. This perspective will energize all areas of your life, including your relationships, career, challenges, and projects. Hematite. Ground yourself. Define what stability feels like for you, so that you can create that sense of security for yourself, even during the most turbulent of times. Consider what self-care methods would help support a solid foundation so that you can devote energy to other areas of your life. You can have roots and still fly. Carnelian. Feed your creativity. Choose an activity that taps into your imagination. Allow yourself to get messy and create freely. Silence your inner critic and let go of any expectations about what this process should look like. Alamin naman natin ang angel number mo. Marami nga po palang salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka, dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Six, love, harmony, relationship. 111, intuition. 11:11, your soulmate is out there manifesting you. This person has missed you for a long time and dreams about being with you. Are you ready to receive it? Type yes if you're ready.